So yung pinaka-tripod natin guys, na-fold yung paa niya pataas, kaya na-achieve natin yung ganito kaliit na form factor ng tripod. Hi guys, welcome back to my channel. Meron tayong i-unbox from Small Rig, which is yung kanilang tripod na nabili natin sa Lazada last month sale nila. So i-unbox na natin tong tripod na to kasi magagamit natin to sa labas, especially very lightweight lang siya. Made out of alloy siya, hindi siya carbon, pero sabi ni Small Rig, compatible or pwede siyang gamitin every time na magta-travel tayo kasi magaan pa rin naman siya. This is the Small Rig CT20 Aluminum Alloy Tripod. Kung hindi kayo familiar kay Small Rig, sila yung gumagawa ng mga camera cages and mga phone cages na pwede natin lagyan ng mga attachment or pwede natin i-rig para lagyan ng mga external na ilaw, external microphone, and mga external na adapters. Hindi lang sila kilala sa paggawa ng mga camera cages and smartphone cages, kilala din sila sa paggawa or pag-manufacture ng mga tripods. And also, hindi lang yon yung mga product na binibenta nila. Meron din silang mga cub light o yung mga ilaw na ginagamit for content creators. Like yung gamit natin ngayon na ilaw, ganun yung itsura ng cub light na binibenta ni Small Rig. Isa sa mga kinagusto ko sa mga product ni Small Rig is pag bumili ka sa kanila ng product, kompleto na, lalo na yung tripod na to. No? So, napansin ko kasi doon sa previous tripod na binili natin, kulang siya or hindi siya kumpleto or hindi mo siya pwedeng lagyan ng ibang accessories. So itong tripod na nabili natin, meron na siyang cellphone holder, meron na siyang camera holder, and meron na rin siyang mga screw na pwede mo lagyan ng attachment like mga external na ilaw. So i-unbox natin to, i-check natin yung specs, and testingin na rin natin itayo later. So ito yung pinaka-itsura ng box niya guys, maliit lang siya, kaya portable siya, pwede mong gamitin every time na magta-travel ka, and magaan lang din siya guys. Sa gilid naman ng box, makikita mo yung pinaka-specifications ng tripod na to and mga inclusions kapag binili natin tong tripod. May kasama na rin siyang carrying case guys, kung ayaw nyo siyang ilagay or isukbit sa mga bag nyo or sa loob ng bag nyo, pwede nyo siyang dalhin separately. Hindi kayo masyadong mahihirapan kasi again, magaan lang tong tripod na nabili natin. So merong strap dito guys na pwede nyo i-adjust yung inyong Small Rig carrying case tripod bag kung gaano kahaba nyo siya gusto or kung gaano kaikse. Ito yung pinaka-strap niya. Buksan naman natin para malaman natin kung ano yung kasama sa loob. So may kasama na rin siyang instruction manual kung paano gamitin yung tripod natin. May quick release plate na rin siya na ilalagay natin sa ibabaw ng tripod natin kung gusto nating ilagay sa camera. Big bonus to guys, no? Meron na rin siyang kasamang cellphone holder. Yan, ito yung itsura niya. Ito sa plastic. So ito yung pinaka-itsura ng kanyang cellphone holder. No? May screw siya dito sa ilalim para pwede mo siyang ilagay sa ibabaw ng tripod or sa gilid ng tripod. And may mga lock na rin siya dito para secure yung inyong mga cellphone kung gagamitin nyo dito sa tripod ng Small Rig. So usually kasi kung bibili ka ng tripod, wala talagang kasamang ganito. Kung meron man, hindi ganun kaganda yung quality. Pero mabigat and maganda yung pagkagawa nung sa cellphone holder na to and makapal din yung kanyang pinaka-plastic. Kaya big plus to kay Small Rig kung bibili kayo ng tripod. May tatlong Allen wrench na rin siyang kasama. And then meron na rin siyang kasamang additional quick release plate. So dalawang quick release plate yung kasama dito. Another good thing yon dito sa tripod na to. Kasi kung dalawa yung camera mo, hindi mo na kailangang alisin yung quick release plate ng isa para i-transfer sa isa. Pwedeng dalawang quick release plate na kagad yung ilagay mo. Meron na rin siyang kasamang tatlong metal foot screw. So, di ba guys, yung ibang tripod na nakikita natin, rubber lang usually yung ilalim niya. Ito, may option ka na pwede mong ilagay sa paanan ng tripod mo. Saan pa natin pwede gamitin tong metal foot screw na to? For example, pupunta ka sa mga lupa, buhangin, or yung mga madamong lugar para sigurado ka na stable yung tripod mo, lalong-lalo na kung nakalagay yung mga mamahalin yung iPhone o smartphone o camera, very important na gagamitin nyo tong screw na to sa paanang mga tripod nyo. And andito na yung pinaka-tripod natin. Yan. So, knowing Small Rig guys, napakaganda ng quality and talagang matagal mo siyang magagamit. Kasi
Hindi naman sa dahil favorite ko si small rig, no, pero yun yung mga gamit natin na item sa camera natin para sigurado tayo na protected din yung camera natin. Syempre kasi ininvesta natin yan, no, so kailangan alagaan natin. So yun yung nakalagay sa camera natin na pag nahulog man siya or nadanggil man or nabitawan mo man accidentally, hindi siya basta-basta magagasgasan kasi protected yung camera natin. So napakagaan ng tripod na to, guys, no. Talagang hindi ka mahihirapan gamitin to or dalhin to every time na magta-travel ka out of the country or out of town. Kayang-kaya mong dalhin to sa mga likod natin. So yung pinaka-tripod natin, guys, na-fold yung paa niya pataas, kaya na-achieve natin yung ganito kaliit na form factor ng tripod. And kung gusto mo naman siyang i-extend, ibababa mo lang yung paa lang ganito, no? So may mga mechanism siya or meron siyang lock mechanism para mag-stay put doon yung paa ng tripod natin. Kung napapansin nyo, dito sa may lock ng paa ng tripod natin, meron siyang small rig na branding. Pakita ko na muna nang nakatayo yung pinaka-tripod para makita nyo yung itsura kapag tinanggal natin yung isang paa niya at gagawin natin para monopod. Okay, so ito na yung tripod natin nang nakatayo. Hindi ko muna i-extend yung pinaka-paa niya. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano tanggalin itong pinaka-monopod ng tripod natin. So para malaman mo kung aling paan ng tripod yung pwedeng gawing monopod, meron siya ditong parang foam na makapal. Ibig sabihin, ito yung pwede nating iikot para gawing monopod. So iikot nyo lang yan, guys, counterclockwise para matanggal siya. And pwede mo nang itabi itong pinaka-tripod natin or itayo mo na sa gilid. Kahit dalawa lang yung paa niya, guys, pwede nyo siyang ihiga pa rin. So kung makikita nyo, guys, napakaliit lang ng monopod nito, no? So para sa akin, very important din to, lalo-lalo na kung meron kang gustong kunin na top shot at gusto mo lang siyang kunin ng isang kamay or dalawang kamay na hindi masyadong mabigat yung hawak-hawak mo. Kasi kung maglalagay ka pa ng camera or ng GoPro at iaangat mo yung tripod ng buo, mabigat siya. Pero kung isa lang paa lang yung kukunin mo at ilalagay mo rito yung inyong action camera or smartphone, hindi siya masyadong mabigat. Ang weight nga lang pala nito is nasa 1.57 kilos lang. So hindi siya masyadong mabigat dalhin kahit or kung ia-attach mo siya sa inyong mga backpack. Kung napapansin nyo, sa ilalim ng tripod, meron din siyang parang hook dito na pwede mong lagyan ng sandbag para sigurado na steady yung inyong tripod kung gagamitin nyo sa labas. So ito yung pinaka-itsura ng kanyang hook, guys. Kung makikita nyo, ayan siya. Diyan yung i-hook yung inyong mga sandbag para maging mabigat and maging steady yung inyong tripod. Pinaka-maximum na taas pala na pwede mong gawin dito sa tripod na to is nasa 78 inches, no? So hindi ko na siya iaangat or hindi ko na siya itataas ng sagad na sagad kasi baka tumama na sa kisame ng studio natin. Pero para sa akin, guys, it's more than enough. Kung hindi ka naman talaga yung professional na shooter or photographer or content creator. Again, ang purpose ng tripod na to is for light travel. So ibig sabihin nun, hindi masyado mabigat yung ilalagay nyo mga gamit dito. And kung mabigat man, kakayanin naman ng tripod na to. Kasi ang maximum capacity when it comes to weight na kayang dalhin itong tripod na to is up to 15 kilos. So kung may sandbag ka na nasa 5 kilos, yung camera mo with all the rigs, the microphone, the lights na naka-attach doon is another 5 kilos. May another 5 kilos ka pa na pwede mong ilagay sa inyong tripod kung gusto nyo maglagay ng mga additional accessories. Para naman ma-adjust yung height ng tripod natin, declip type siya dito, no? Para sa akin, mas maganda pa rin yung declip type na tripod kaysa yung iniikot kasi at least dito, sigurado ka na nakalock yung inyong mga tripod. Ngayon naman, i-check natin yung pinaka-ball head ng tripod na to. So ito yung pinaka-itsura ng tripod natin, guys. Meron siyang leveler dito and dito sa side na to. So dalawang side, pwede mong i-check kung level ba yung inyong tripod and kung pantay ba yung tripod yun na nakalagay sa camera. Very important yun, guys, no? Lalong-lalo na kung nagki-create ka ng video. Aside from that, meron din siyang level dito sa ibabaw, no? Ayan. Ayan, no? Meron din siya dito, no? Na, which is again, very important yan kung nakalagay kayo sa inyong mga camera. Para sigurado kayo na pantay yung kalalabasan ng inyong mga videos. And then yung mga knob niya dito is made out of plastic, pero yung dito sa may ball head niya sa taas, made out of metal pa rin siya. So may dalawang knob siya dito, guys, na pwede yung i-adjust yung smoothness ng pag-ikot ng ball head dito. And ito naman yung pinaka-adjustment dito sa may pinaka-plate niya kung saan natin ilalagay yung ating adapter. And ito namang nasa likod yung pinaka-adjustan ng ating plate kung gusto nating naka-horizontal or naka-vertical. Meron din siyang maliit na lanyard dito na pwede mong ilagay sa kamay mo
para sigurado ka na secured siya kung gagamitin mo man siya or bibit-bitin mo siya sa labas. Para sa akin, itong small rig tripod na to is magtatagal siya. Usually naman kasi yung mga tripod natin is iniingatan naman natin and hindi talaga natin siya minamaximize sa kanyang maximum capacity. Kung gusto nyo orderin ito guys, click nyo lang yung link sa description sa baba and kung nagustuhan nyo man yung video natin, don't forget to like and subscribe na sa channel natin. Again guys, thank you so much for watching and see you on the next tech unboxing.